Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong buhay pag-ibig ngayong March 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin niyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay, let's see, Scorpio. Unahin natin ang mga Scorpio singles. Scorpio singles. Ano yung energies for you ngayong March 2023? Love. Family. Ayan. Focus kayo sa family nyo. Kung kayo ay single parent or wala pa kayo talagang anak, focus kayo sa inyong home life, no? Or yung inyong immediate family. Some of you, maaari kayo ay, ano, breadwinner. Yan. Kaya kayo ay single dahil mas inuuna nyo yung pangangailangan ng mga magulang nyo, mga kapatid nyo. Mm-hmm. Yes, you also have Taurus. So, you're very caring, nurturing sa inyong family. So, that's why. And some of you are really also focused din kayo sa sarili ninyo kasi Taurus energy is someone na you know, taking care of the needs, no, yung pangangailangan niya. Seven of Swords. Okay. Maari kasing yung iba sa inyo, you have experience na niloko, no, may trust issues kayo. So you would rather be free, no, malaya na gawin yung gusto ninyo kesa magkaroon ng pagkakataon na baka kayo eh lokohin, no? I see someone coming forward to offer you love. Merong may gusto, meron. May interesado. Gusto ng new beginning sa'yo. Pwede tong kaibigan. Nakakasama mo to, no? Pwedeng nararamdaman mo na yung energy niya na may interest siya sa'yo romantically. But, hindi mo masyadong pinapansin, no? Pwede rin kaibigan yung turing mo sa kanya. But who knows, malay mo, no? Mauwi to sa romantic connection. With the Wheel of Fortune, baka may magbago ang isip. Okay? So, that is for the singles. Now, let's go naman sa mga in a relationship. Yung may mga jowa dyan. Scorpio. Scorpio. In a relationship for March 2023. Career, mature. Ooh. Okay. Some of you are connecting with someone na medyo mas may edad sa inyo, no? Pwedeng reversal energies to, kayo yung mas may edad sa person ninyo. And maaring you both have a business together or you are working in the same company, no? Same company. You also have Pisces. Ooh. Okay. And waning crescent moon. Ang waning crescent kasi is ending or taking a rest. So, yung iba sa inyo, siguro, you are maaring nasa cool off energy kayo. May cool off pa ba? Yung parang ano, hindi, wala pa talagang ending sa relationship. But, you are thinking about ending the relationship. Or yung person mo is thinking about ending this relationship. So, tingnan pa natin. Maari kasing marami tong, ano, demands. You have the Star, Nine of Wands. I think someone here ay naaalagaan naman sana ng mabuti, ng maayos. Tinuturing na parang, you know, kung ano yung pangangailangan niya. Pero, the Tower. Kaya lang parang ano, meron ditong sumuway. May sumuway sa rules, no? May someone broke the rules.
Ooh, okay. Yung iba sa inyo, maaring may selos to. Okay. Pwedeng you are dealing with someone na mas may edad sa'yo, or pwedeng reversal, ikaw yung mas may edad sa kanya. And merong involvement ng ibang kaibigan dito na nagiging dahilan ng pag-aaway or stress sa relationship. Kasi maaring yung kaibigan, no, may feelings, may romantic feelings. So, yung mas mature na person ay parang nagsiselos, nagagalit. So, tinan pa natin. So, parang may nag-o-offer ng new love. Tapos may Three of Cups. So, maaring may third party situation rito. May involvement pa ng ibang person. Okay? Let's see. I do not understand what you see in me. I don't feel attractive. Ooh. Someone is feeling insecure. Okay? May nai-insecure. I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. Yes. Siguro hindi siya nabibigyan ng enough na emotional bond or emotional support. Ganon. I tried to run from this connection but my soul craves you. Kahit na ganon, kahit na sinusubukan niya na iwanan, hindi pa rin niya kaya kasi mahal niya. Okay? So, even if this person is trying to, you know, leave the situation, naaalis na lang siya kasi feeling niya hindi siya nabibigyan ng sapat na attention, hindi siya nabavalue, nagsistay pa rin siya. Okay? So, possible ikaw yun or the person that you're dealing with. San papunta to? Okay. Sa nakikita ko rito, maaayos nyo tong relationship. Okay? Merong, of course, may masasaktan with the Three of Swords. Merong ipagtatanggol niya yung sarili niya. But eventually, I think mananaig pa rin yung love niyo for each other. Especially if you are also, you know, dealing with someone na mas mature sa'yo. So, mas malawak siya mag-isip. So, I think may chance, no? Bibigyan to ng chance to work it out. Kailangan lang talaga nito open communication na kung may selos, magsabi. Diba? Kung gusto na bigyan siya ng assurance. Diba? Ganun kasi sa relationship. Kailangan din ina-assure mo yung partner mo na you are good, you are okay. Kahit na may mga, you know, temptations sa paligid. So, you have to reassure your person na walang dapat ipag-alala or ipagpangamba. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.